united than ever. Ganyan daw kasolid ang posisyon ng mga senador para protektahan ang konstitusyon sa gitna ng isinusulong na charter change. Nanindigan naman ang ilang congressman na magkasama dapat bumoto ang Senado at Kamara para sa tsa-tsa. Narito ang aking report. Dalawang linggo bago magbalik sesyon ng Senado, nag-meeting kahapon ang mga senador. Pinangunahan niya ni Senate President Big Zubiri kasama ang 15 pang senador na karamihan ay miyembro ng mayorya. Present din Senator Risa Ontiveros na mula sa Minority Bloc. Tumagal ng 4 oras ang caucus. Ayon sa source na kausap ng News 5, kabilang sa mga pinag-usapan nila ang charter change na isinusulong sa Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa pahayag sa News 5 ng isa sa mga kasama sa pulong na si Senate Majority Leader Joel Villanueva, sinabi niyang nagkakaisa ang mga senador na panindigan ang kanilang sinumpaan na protektahan at depensahan ng konstitusyon. Ilang araw na kasi ang alingas-ngas na umunoy panunuhol sa ilang distrito sa bansa para makakuha ng sapat na lagda para sa People's Initiative. Kung maitawid ito, isa sa mga nakikitang resulta ay ang pagpayag na pagbotohan ng mga pagbabago sa konstitusyon na magkasama ang Kamara at Senado. Pag nangyari yan, mawawalan ng boses ang Senado sa anumang babaguhin sa ating saligang batas dahil 24 lang ang kanilang boto kumpara sa mahigit 300 kongresista. Pero sabi ni Senator Villanueva, hindi lang ito tungkol sa Senado, kundi tungkol sa karapatan ng taong bayan. Kumukonsulta na rin daw ang liderato ng Senado sa mga eksperto sa konstitusyon at iba pang stakeholders kaugnay sa charter change. Kabilang na dyan si dating Senador Ping Lacson. Nakausap ko si Lacson at anya, inaatake ang Senado. Kaya payo niya sa mga nakaupong senador, maging handa sa paghahain ng petisyon sa COMELEC hanggang sa Korte Suprema. Si Senator Aimee Marcos naman na hindi kasama sa pulong kahapon ng mga kapwa niya senador, pinaiimbestigan sa Senado ang mga napaulat na bayaran kapalit ng pirma para sa People's Initiative na isinusulong ng ilang congressman. Para naman kay ako, Bicol Partyless Executive Director Alfredo Garbin, pabor siyang dapat magkasamang bumoto ang Senado at Kamara para sa tsa-tsa. Pag ang isang congressman at senador ay umupo sa constituent assembly, natatanggal po ang iyong pagka-senador at pagka-congressman. At ang sinasabi natin dyan ay ikaw ay nire-representa mo hindi na yung iyong distrito or bilang senador, kundi nire-representa mo kung ano yung general interest and welfare ng ating mga kababayan Pilipino. Dinepensahan din ni Garbin ang pagkalap nila ng lagda. Ipinaiintindi raw muna nila sa taong bayan ang petisyon sa kanila pinapipirma. Wala rin daw nangyaring bayaran. Tutol naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa magkasamang pagboto ng Senado at Kamara. Yun yung delikado eh. Kapag joint na ang voting, kung ano yung gustong mangyari ng majority sa Kamara, kahit pa ayaw ng Senado, kahit ayaw din ng taong bayan, pwede na talaga yung ipasa. Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Sa ngayon, kumakalap pa ang makabayan block ng ebidensya ng umano'y bayaran ng boto bago sila maghain ng petisyon sa Kamara para imbestigahan din ito. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.